Hi guys! Welcome back! Nag-iiyakan na naman po ang mga kababayan natin sa kabilang kubol. Yun yung tawag ng ilan sa ating mga kaibigang kakampink. Anyway, mukha po talagang buong buhay na dadalhin nila yung kanilang bagahe. Yung galit sa kanilang puso. Na sigurado karamihan sa kanila ay talagang alam na ang problema ay sarili nila. Dahil sila ay naging marupok, sila ay naging uto-uto. Ang sakit po, nakatotohanan nun. Totoo yan. Ano nga ba itong iniiyakan na itong mga ito ngayon? Ito po yung pagkamatay ng aso ni DJ Mo Twister, isang kakamping na very relevant. Maganda ang buhay sa US. Diba? Lahat talaga ng kakamping, ano ho, yung mga personalities, halimbawa, talagang nagiging relevant. Diba? Pag sila ay nag, or dahil sila ay naging pink supporter. Nakakatawa po talaga. Laman daw itong balitang to ng napakaraming media company ngayon, mga mainstream media. Totoo yan. Diba? Kahit nga po international media, laman ito ngayon eh. Alright? Bakit kaya? Meron tayong nabasa na isang comment. Walang kwenta tong balitang to, pero napakalaki ng coverage. Pagdating talaga sa mga kakampink, napakabias na itong mga mainstream media na ito. Bakit kasi kayo inggit na inggit? Meron naman pong SMNI. Meron pa pong isang balita, or rather comment, ang sabi dito. Aso lang to pero napakalaking balita. Pero nung yung nangyari kay Sasot, Rogando Sasot sa Cavite, yung discrimination daw na nangyari, hindi man lang na ibalita ng mainstream media. Abay, hindi pa rin sila nakaka-get over doon. Ano ho? Dahil talaga pong walang balita ang ABS-CBN. Ulitin ko po, hindi po kasi balita 'yon. Eh etong aso, ba't naging balita? Ano ibig sabihin noon? Ibig mong sabihin nun, mas importante etong aso, mas malaking balita etong aso, kesa dun sa Rogando Sasot nyo, ay baka nga po. Lusubin nyo po yung mga mainstream media. Lusubin nyo po yung nagkalat na napakaraming mga, di ba, blogs online. Dahil talaga pong laman ng balita ngayon eto, etong sitwasyong ito ni Mo Twister. Mas maraming dog lover kesa lover ng kandidato nyo. Yun lang siguro, kaya ganun. Okay. Pero wag ka. Meron dito talagang mga komento na sinasabi nila na karma na ito sa'yo, Mo Twister. Sabi nung isang nag-comment, karma nga daw. Basahin natin. Karma is real. Sabi naman nung nag-reply, how can you say that? Dog's life was lost. Yung ganon. Meron pang isa eh. Karma ito dahil siniraan mo si BBM. Sabi naman ng nag-reply, ayoko na ipakita yung mga pangalan. Anyway, sabi nung nag-reply, BBM supporter ako. Pero bakit mo kailangang idamay ang aso? Ayun, sabi na nga ba. Mas mahal na itong mga ilang BBM supporters ang aso kesa sa kanilang ibinoto. Yun naman pala eh, di ba? Kasi nga, syempre, alam natin, nalason ang utak ng karamihan sa kanila. Kaya, ganun ang nangyari. Pero wag ka. Talaga pong newsworthy eto. Napakarami kasing dog lovers. Napakarami pong nag-react. Napakarami po talagang nagpakita ng simpatya dito sa pagkamatay ng aso ni Mo Twister. Nakidnap at pinatay nung mga salarin. So talaga pong malaking balita ito. 'Di ba? So ganito yung balita niyo sa Cavite at yung issue na to ni Mo Twister, sobrang laki. Ganun ang difference. Ang sakit, no? Napakasakit. E di ibalita niyo nang ibalita uli. Alam niyo kasi, dalang-dala na po sa inyo ang mga media, lalo na ang mainstream media natin at imposible naman yung mga international media. Dalang-dala na po sa inyo
dahil kayo ay gumagawa ng balita. Ibig sabihin, nag-iimbento kayo ng balita, nag-iimbento ng mga kwento, minsan nagda-drama, minsan gumagawa ng eksena para magkabalita, ay hindi po balita yon. Okay? So, dalang-dala na po sa inyo yung tinatawag niyong mga bias na mainstream media. Ngayon, hahanapan niyo ng report at balita, edi dun kayo sa dalawang network niyo na magaling, okay, na credible para sa inyo. Nakakatawa, sorry, pero pasensya na sa mga kakamping, baka sabihin niyo ako'y nangaasar, pero totoo, ang totoo pa niyan, talaga pong nakakatawa etong mga to. Marami sa ating nag-feed na eto daw yung na mga reactions nila dito sa post na ito. So ano daw yung pwede nating i-comment. So ayun, ginagawang ko. Di ba? You all have a good day.